Welcome back, mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre, magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga ka-Aldab. Natatawa lang po ako, mga ka-Aldab, yung mga sinasabi nila, yung mga kumakalat ngayon na talagang mapapaisip po kayo. Hindi natin alam kung saan nga po ba nila napapanood, napapakinggan itong mga ganitong kwento, mga ka-Alda. Pero syempre, bago natin pag-usapan at ituloy nga po itong mainit na talakayan ngayon sa social media, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Alam niyo po ba, mga ka-Aldab, na nakakatawa po yung mga ganitong mga senaryo na sinasabi po daw nila, mga ka-Aldab, na nagsumbong daw po si Alden Richards kay Sharon Cuneta para banggitin lang daw po ang pangalang Mengay sa telebisyon o ng live. Bagkus, mga ka-Aldab, ito daw po ay black propaganda. Taktika po daw ito nila Sharon Cuneta, ni Alden, para daw po mas click yung promotion na gagawin niya. Ito na lang po, mga ka-Aldab, for the record lang po. Ang Showtime, hindi pinagbigyan ni Sharon Cuneta. Na kung titignan nyo, mas papabor eh, kasi nandun si Alden eh. Ay, ibig kong sabihin, nasa GMA Kapuso si Alden. Di po ba? Papabor yon sa GMA. Pero hindi eh. Kumbaga, nagpunta po siya sa TV5 eh, mga ka-Aldab. Kaya nga po, imposible pong gagawin ni Sharon Cuneta yan. Kaya lang po, mga ka-Aldab, na mapapaisip din po kayo eh. Hindi po ba? Na talagang totoo po siguro na naikwento ni Alden Richards kay Sharon Cuneta yung mga naging kaganapan po ng sarsuela. Di po ba? Hindi po taktika o sinasabing gagawin lang po nila yung promotion ng pelikula. Di po ba? Kasi kung titignan nyo, mga ka-Aldab, yung promotion po kasi napakatagal eh. Di po ba? December 25 ipalalabas pa. Kung titignan nyo naman po yung buwan ngayon, July pa. Di po ba? August ipalalabas yung pelikula naman ni Julia Montes at Alden Richards. Di po ba? Real talk to, mga ka-Aldab. Kasi kung yung pagbabasihan mo lang, ha, kasi ang pinapuputok po kasi nila, mga ka-Aldab, yung mga R-Main at Main Fanatics, eh, para nga po lang daw sa promotion. Para nga lang daw po makakuha ng simpatya sa mga manonood. Kaya nga daw po mas marami manonood nun. Eh. Imposible naman po kasi napakatagal na ng makakalimutan na yan, mga ka-Aldab eh. Di po ba? Kasi July eh. Kung titignan nyo, July pa lang ngayon. O, kapag ka ipinalabas na yung kay Julia Montes, kay Alden, yun na yung ano, doon na magbabago yung mga sinasabi nila. Kasi, syempre, kapag ka sapit ng August, si Julia at si Alden naman po ang magpo-promote. O, normal lang po ito, mga ka-Aldab, na pupunta sa Davao si Alden. Malamang kasama niya dyan si Julia Montes, pupunta ng Cebu. Yan po yung mga pinaka-paboritong kumbaga lugar na masasabi natin pinapasyalan ni Alden Richards. Memorable sa kanila ni Mengay yung mga lugar na yan. Kaya yan nga po yung unang binabanggit natin kapag may pupuntang out of town si Alden Richards. Oh, para lang po sa klaro, para lang po malinaw. Kasi di po ba, pagsapit nga po ng ipalalabas na o kanya-kanyang promote, makakalimutan na po ito. Makakalimutan na po na minsan nag-opening ang TBJ na binati ni Mengay si Alden o pinabati. Parang, kumbaga, emosyonal. Makakalimutan na kasi papasok na rito yung mga sarsuele. At ito po mga ka-Aldab, sa July 28, oh, mawawala na naman yung magbabago. Kaya nga po, na
kumbaga nakapagtataka at mapapaisip din naman po kayo, mga kaaldab. Di po ba kung totoo nga po ba o hindi yung mga sinasabi nila? Sabi ko nga po sa inyo, para lang talaga mapagtakpan yung mga kaganapan, para lang mailihis yung mga issue, ginagawa po nila yan. Hindi po ba? Kaya nga po na andito si Mr. Destiny para kumbaga sabihin po sa inyo, ibigay po sa inyo kung ano nga po ba talaga yung katotohanan. Kasi balibalita nga po, mga kaaldab, na talagang naiyak daw po sa kwento si Sharon Cuneta. Alam naman po kasi ni Sharon, pagdating talaga sa showbiz, kailangan mong magsakripisyo. Kailangan mong gawin yung mga dapat na hindi mo pwedeng gawin. Di po ba? Yung masakit man sa puso mo o masakit sa kalooban mo, kailangan mong panindigan. Kailangan mong sabihin na single ka. Di po ba? Ito yung sinasabi ko, mga kaaldab. Naririnig lang naman po talaga natin ang salitang single kay Alden kapag may teleserye. Kapag may pelikula. Oh, bukod dun, wala na eh. Di po ba? Wala na po. Basta natatakot nga po talaga ang Aldab Nation kapag may mga pelikula si Alden na teleserye. Kasi sinasabi niya yan eh. Kay Mengay, kaya lang naman po niya nasabi doon na ambush interview siya ni ano eh, ni Ogie Diaz. Kumbaga na pressure siya doon. Meng, pa-interview ko naman, etc. Di po ba? Kita nyo, wala na po si Ogie Diaz sa Bingo Plus. Tinanggal po siya kasi sinamantala niya eh. Sinamantala niya na hindi dapat ini-interview yung mga ganun dahil co-host lang siya o si Mengay host siya, co-host lang ng Bingo Plus. Pero sinamantala niya yung pagkakataon. Sinamantala niya na hindi na puntahan sa bahay. Di po ba? Karamihan po ng mga ini-interview ni Ogie Diaz, ha? For the record lang, pinupuntahan niya sa bahay. Oh. Maliban lang pa kay Mengay, talagang hindi niya mapuntahan sa bahay dahil alam niya na hindi na magsasalita rin si Mengay. Alam niya na hindi siya papayagan nila Nanay Dab at Tatay Dab. Di po ba? Para lang po klaro, para lang po alam po ninyo. Di po ba? Yung nangyari po kay Alden at kay Madam Sharon Cuneta, siguro awa po talaga. Yan po yung nakikita ko sa iisang rason kung bakit po talaga ginawa ni Sharon Cuneta na batiin po si Alden Richard. Sasabihin niya, Alden, nandito si Maine. Di po ba? Parang ganun po, mga kaaldab. Yan ay base lang naman po sa aking senaryo. Di po ba? At least, eto totoo kaysa naman po sa mga sinasabi nila na hindi naman po talaga kapanipaniwala. Real talk yan. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin, mga kaaldab. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.